Annyeong! Welcome to episode 4. Today, aralin natin ang Korean N, D, T, at R. Pero bago ang lahat, huwag niyong kalimutang mag-subscribe and ring the bell para makapag-comment kayo ng first sa next episode. Kung ready na kayo, kaja! First character, Korean N. So, simple lang to. Isang vertical line, saka isang horizontal line na nag-e-intersect. So, para maalala nyo, N for intersect. Next character, Korean D. Kung nadalian kayo sa Korean N, kaya niya rin to kasi exactly the same character siya. Except, D nagdaga ng extra horizontal line sa top. So, para maalala nyo, D for dagdag na line. Speaking of dagdag na lines, magdadagdag lang tayo ng isa pang line sa Korean D para gawin siyang Korean T. So, from this, magiging ganito. So, para maalala nyo, T for tatlong lines. Itong last character natin for today ang hindi dadagdagan ng line. Para sulat siya, kunin nyo yung Korean T, tapos reverse nyo yung top half. Para maalala nyo, R for reverse. So, yung Korean N, dalawang lines na nag-e-intersect. Yung Korean D, pareho lang ng Korean N, pero may dagdag na line. Tapos, yung Korean T, pareho lang siya ng Korean D, pero may tatlong lines. Tapos, yung Korean R, pareho lang ng Korean T, pero naka-reverse yung top half. Madali lang, di ba? Pero, para mas madali nyo silang ma-retain, sulat nyo lang sila at basahin ng paulit-ulit. Tapos, idamay nyo na rin yung mga lahat ng ibang characters na naituro namin sa inyo so far. And kung gusto nyo mas mabilis matuto mag-Korean, check the pinned comment below. And follow nyo rin kami sa Facebook and Instagram at Sarang Culture kasi may mga free lessons din kami dun. As always, kung nakatulong sa inyo to, please leave a like and i-share nyo na rin sa friends nyo na gusto ring matuto. Tapos, kung meron kayong questions or violent reactions, comment nyo sa baba. That's all for today. Annyeong! Annyeong!